Lagay mo na. Init, dapat mainit yan eh. Baka may... Ako na. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen, mga kapitbahay. Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Excited po kaming i-share ang aming recipe for today, Mrs. G. Ano ba ito? Ano siya? Manok siya na parang ginawa kong ham, gano'n. Mm-hmm. Na hindi naman talaga siyang ham. Mm-hmm. Pero dahil papakuluan natin sa pineapple juice, yung amoy ng Pasko nandiyan dyan. Aha, tamang-tama sa paparating na Pasko. Okay, so wag na po tayo magtagal sa ating intro. Magbabalik po kami. Ito po, mga kapitbahay, nandito na naman tayo sa aking kusina. At syempre, dahil nasa kusina na naman ako, magluluto na naman tayo. Na-miss nyo ba ako? Miss ko na kayo. Kaya ito, naghanda po kami ng mga lulutuing angkop sa Pasko. Although po, may napakalaking trahedya nangyari sa ating mga kababayan sa Kabisayaan, alam naman po ninyo mga Pilipino, resilient tayo. Babangon at babangon tayo. Tingnan nyo po kami dito sa Pampanga. Yung pinatubo namin noon, o ngayon, tingnan nyo ngayon ang Pampanga, progressive po dahil po sa lakas at likas na tapang ng mga Pilipino. Ngayon, ang lulutuin ko po ngayon eh, dahil nga sabi ko, malapit na ang Pasko, magluluto ako ng manok na parang hamonado yung amoy at lasang hamon. So, umpisahan na po natin. Ang mga ingredients po ay... Nangangailangan tayo ng isang manok, 1.5 kilo, o even smaller than basta one whole piece of chicken. 4 cups of boiled water. 1 cup of pineapple juice. 1/4 cup plus 1 tablespoon of coarse salt. 1/4 cup brown sugar. Half cup each of brown sugar and white or granulated sugar, and then 1 teaspoon of cinnamon powder. So, bakit po boiled water? Kasi nga, dahil ibababad natin itong ating manok, it should be boiled para parang sterilize siya. We have to soak or marinate the chicken for at least 24 hours inside the refrigerator. Now, if parang ham making. Now, if you're making a regular ham, you have to add preservative para nga for commercial purpose na para hindi masira. But this is only homemade na ano, parang ham. So, we will not add preservative. Kaya po yung ating kulay ng manok natin eh, parang regular lang na roast chicken, hindi siya pinkish. Kasi pag pink ang kulay, yun po, may food color po yung prey powder na nilalagay. So, this is boiled water. Tapos we will add the rest of the ingredients from the pineapple juice, the brown sugar, the
salt, the oregano, the cinnamon, peppercorn, and then we have to shred the ano. Then we'll have to add it here, tapos let it cool. Hindi siya pwedeng mainit. Kung hindi, maluluto yung manok, hindi papasok sa loob ng lasa. Okay? So, bababad po namin ito, palalamigin namin, kaya huwag kayong aalis dyan. Ito po yung ating marinade. We will soak the chicken. Kasya po ito sa dalawang manok, kaya mamaya dalawa yung manok na makikita ninyong lulutuin namin. So, ibababad ko po ito. It has to be really covered with the marinade or the brine solution. You call this the brine solution kasi marami siyang asin. What does brining do to meat? Para siyang ano, para siyang carrier, para siyang LBC, para siyang yung mga tagadala ng mga gamit natin sa iba-ibang lugar, yung process ng osmosis, papasok po sa loob yung lasa. Lahat ng nilagay nating mga spices dyan, dadalhin nung asin na yun sa loob ng manok. Magkakalasa yung manok natin, and then when we roast the chicken, hindi siya dry. Up to the breast na problema ng ating mga nagluluto dahil natutuyot, hindi. Yung teacher na nagturo sa akin ito, kasi raw, pinangkakamot daw, ano, ito yung manok, tutuka dito, kaya nga inalis ko rin yan eh. Yung parang nakaulbok niya rito, oil glands po yun, tutuka yung manok dyan, tapos lalangisan niya yung kanya mga pakpak. Ito naman, itong pinapatanggal sa amin to ng teacher. Kaya you have to shape it. Parang ano, ganun din ang korte, hindi siya halata. So, wala ito, wala na yan, tinapyas ko yan. Now, I'm going to tally it. Ano? At dapat po ito medyo ano ah, pabayaan nyo munang matuyo. Kasi kung hindi, ang tagal nyo siyang papainit sa oven bago siya mag-start magkaroon ng kulay. So, you really have to dry it. Pahanginan nyo. Tapat nyo sa electric pan. Magpasarap siya kasi mamaya kakainin siya. I'll tie the buntot. So, patutuyuin natin muna yan. Electric pan natin. Mamaya ako na itatago yung pakpak na yan. Matigas ang ulo niya eh. Meron pa kasing isa dito kasi dalawa yung manok namin. Ngayon, kung dodoble niyo po yung manok, yung pinakita ko sa inyong ingredients kanina, gagawin niyo rin dalawa para mababad ng husto yung manok. At kailangan may buntot itong manok na ito dahil yung asawa ko, yan ang unang pinuputol. Pag nag-roast po ako ng turkey at nagdaan niya ang lalaking yan, pagdaan niya, wala na yung puntot ng pabo. Mawawala talaga. Mga chicken na ganyan at saka yung pabo, eh yung ano, yung mga tips, yung mga dulo ng paa, yung dulo ng mga, yung mga pakpak, hindi pa nga pala na-trim ito. Titrim natin mamaya.
Gagawin niyang unan yung kanyang ano, yung pakpak niya, oh. Tatago niya, ganyan. Tatago niya mamaya. Pag ayaw magtago, inaanon ko lang ng foil sa primero. Yan, ganun siya, oh. Minsan kasi pila yung manok pag binili mo. Oh, ayan. Hmm. Tapos, itapat niya sandali sa electric pan or put, kung medyo mainit ang panahon, hindi naka air condition ang kung saan kayo nagluluto, pasok niyo sa rep kasi magdadry din yan sa rep. Kasi bakit idadry? Kasi habang basa yan, bago mag-brown yan sa oven, patutuin muna siya ng init. Magastos kayo sa gas. Ha? So, patuin niyo muna bago niyo isalang. Meron pa po tayong basting sauce. Ibabrush natin ito sa manok habang pinapatuyo natin. Para pamamaya, pag binrush natin itong ating mga crushed pineapple mixture, kumapit. Kumapit ang ating ano, mixture. So, we need the 1 cup of water. You can also prepare this ahead of time para maglasa ng gusto yung oregano. So I will just keep on stirring it because the cornstarch might stick to the bottom of the pot at masusunog. Top of the table, ano, of the stove, I mean, sorry. You cannot just leave it on top of the stove para babayaan nyo malutong mag-isa, ano. You have to, ano, really watch. Prepare agad eh, para maglasa yung nangusto yung oregano. And yung ating pambabad kanina, you can also add beer instead of water lahat. You can use mga 1 cup ng beer. Kaya lang, walang iinom nung tira eh. Kaya hindi ko na ginamit. Pero pag kayo, at marami kayong gagawin, ako din, pag marami kaming gagawin, maglalagay ako ng beer. Kasama sa mga ayun sa pagpapakulo. Sliced pineapple looks good pag nasa hama, no? Kaya lang, dahil hindi naman siya naluto ng gusto, although galing siya sa lata, may tendency siyang parang umaasim, nag-iibang lasa. So, I prefer to use crushed pineapple and then cook it further with lots of sugar and cinnamon powder para amoy pa.
you did not brine the chicken, if you did not soak it in the marinade na sinabi ko sa inyo, you can boil it in pineapple juice with cinnamon, yung laurel, yung konting asukal at saka asin. Pwede rin yun. Tapos, saka nyo na lang i-brown ng konti sa oven. Kaya lang, hindi ganun kaganda yung itsura niya. So, I'll add the sugar. Yung brown and then yung white or granulated. Plus the cinnamon powder. Ang mga ham na nakikita ko lang ay yung tuyo, yung gawa ng mga sa hamon, yung parang sa Chinatown binibili ng father ko eh. Pero ngayon, marami na tayong iba-ibang klaseng hamon. Yung siyense, bubudburan mo ng brown sugar yung ham para mag sunog-sunog yung asukal. So, although medyo mainit pa po ito, makikita na mausok-usok pa, pakita ko lang sa inyo na kung paano kong ina-apply. I use a brush to brush the chicken all over. Tapos, patutuyuin pa natin. Ang sabi po ng aking asawa, sabi niya, si Atty. Galang, paano kung walang oven yung mga tao sa bahay? Kaya eto na naman kami, yung magic kawali o palayok ni Edwin. Yung isa po lulutuin namin dito. On top of the stove, nakadapa. Lagay mo na. Init, dapat mainit yan eh. Para ring oven yan, dapat papainit mo muna. Itong isa, iro-roast na namin sa oven. Ano yung kawali niya. And then, sasapnan niya ng dahon ng saging at saka tatakpan ng dahon ng saging para hindi. Oh, kamukha ng pinaliwanag ko sa inyo, primero, in-oven namin yan ng nakadapa. Tapos, after 30 minutes, binabrush namin every now and then itong yung basting sauce natin. After 30 minutes, pag medyo ganyan na yung kulay, ibabaliktad namin. So, we will now work on the sa breast side naman niya. Brush kami ng brush hanggang sa this took almost 2 hours. Medyo malaki yung manok eh. Ngayon, this is how you test it. Pag tinusok nyo rito at wala nang liquid na mapulang lumabas, that's it, no more. Mag-uus out yan dyan eh, kung may dugo yan. Doon sa, dito sa parting ito, pwede rin sa parting dyan. Kung ayaw nyo makita doon ang tusok na dito nyo tusokin, pag wala nang lumabas na kulay dugo, yun na yun, luto na. Tapos, and then, before you slice it,
you have to cover this with the foil and let it rest for about 20 minutes para hindi lumabas yung juice. Okay, brown na po siya. So, I will now brush it with the crushed pineapple. I usually serve my dislechon manok with this sauce. So I'll put it back. In a few minutes, tapos na yan. Mga 10 minutes na lang yan. Luto na rin itong manok dito, oh. Kaya lang, hindi siya kasing brown nung nando dun sa oven. Siyempre, kawali lang po ito. Pero still, meron pa rin kayong roast chicken. Dahon ng saging. Tapos, siyempre, makikita nyo, medyo hindi siya ganun ka-brown. Meron po tayong ginagamit dyan, yung mga siyansi natin. Nagamit ng mga matatanda. Iba, brown yan. Bubudburan mo ng asukal na brown, tapos itatapal mo yung mainit na siyansi dyan. Magba-brown yan all over. Ito naman. To cover this, do not slice this right away. Masi, gustong-gusto nyo nang kainin, maghintay kayo kasi lalabas lang lahat ng juice niyan. We have to rest it for at least 20 minutes. Okay, so ito na siya ang ating manok. Si, anong pangalan niya? Hamonado. Haba eh, hamonado. Manok. Chicken ham. Oo, ni-roast natin yan. Yung isa, sa kawali lang. Mm-hmm. Pero yung iba naman, kung wala kayong oven at ang gusto nyo mas madali, mm-hmm, papakuluan lang yan sa pineapple juice eh. Merong cinnamon stick o kanela, mm-hmm, tapos asukal, tapos pineapple juice, mm-hmm, talagyan mo ng konting oregano. Pagka malambot na yung manok, patutuin mo lang yung sabaw. Brush mo sa ibabaw. Okay, ito para doon sa mga medyo umiiwas na sa pork. Ano, na, mm-hmm, ano. Pero gusto pa rin ma-enjoy ang ham, lalo ngayong Pasko o magpapasko. Siguro, kaila i-try muna ninyo ito bago nyo i-serve, no? Mag-test muna kayo na ano. Oh, kung kamukha mo lahat ng tao, ang gusto mo puro manok. Basta manok, maski ilang araw nang mina-microwave. Di naman! Niya. Excited lang akong tikman, di ba? Dito ka sa breast. Dito ako sa breast. Hiwa, ayan. So, oh, malambot. At juicy yan, medyo lumamig na nga lang eh. Oo. Ayan. Yun nga, kamukha na sabi ko, kung gusto nyo talagang lasa, papakuluan nyo yan. Tapos, saka nila pwedeng iurno sandali. Pero pumasa talaga sa loob yung lasa. Yes. Lasa lasa yung lasang Pasko. Mm-hmm. At nung niluluto, amoy Pasko. Yun yung amoy nung Pasko na natatandaan ko, no? Nung bata pa kami. Ang Pasko, amoy pineapple? Pineapple. Cinnamon? Oo. Oh, yan. Dahil yung mga hamon. Yung parang pako. Ano? Ah, oo. Cloves. Cloves. Diba? Hindi ka nilagyan ng pako yan eh. Hindi lalo siya mag... Oo. Kung yung pambabad, lagyan mo ng pako.
Isang piraso lang, dalawa. Tapos pakuluan mo doon. Habang niluluto ninyo na pwede excited yung mga beer. Bata. Mm-hmm. O, konting beer, tapos yung iba, iinumin mo habang nagluluto ka. Paano yun? Hindi ako pwede doon. Paano kung mapasobra, okay? Sana po, subukan ninyo ang aming recipe for today. Sana magustuhan ninyo dahil napakasarap. For your comments, questions, and suggestions, just send us a message at www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Kung meron kayong request na recipe, malay ninyo, mapagbigyan namin. This has been another episode. Maraming salamat po.